Si Gambir ay isang artista mula sa Indonesia, na sumikat at yaman dahil sa kanyang kakaibang mga likhang sining. Siya ay kadalasang gumagawa ng mga eskultura ng mga buntis na kababaihan, at ang ilan sa mga ito ay mukhang hindi kapani-paniwalang nakakatakot. Parang may tinatago siya sa ilalim nila. Sa kabila nito, mahal ng mga mayayamang customer ang kanyang trabaho, at handang magbayad ng malaking halaga para dito. Isang araw, nag-organisa si Gambir ng isang eksibisyon ng kanyang mga larawan. Maraming tao ang dumating at pinahahalagahan ang kanyang trabaho ng may pagkamangha, ngunit tila nababalisa si Gambir tungkol sa isang bagay. Hindi siya kontento sa takbo ng buhay niya. Kaya, lumabas siya ng eksibisyon at nagsimulang manigarilyo. Sa sandaling yon, ang kanyang asawa, Tilyada, lumapit sa kanya at nagtatanong kung may mali. Out of nowhere, si Gambir ay nagsimulang humingi ng tawad sa kanya, sinabing wala siyang ginawang mali. Dito, malalaman natin na si Gambir ay nababagabag ng isang bagay na isisiwalat mamaya sa pelikula. Kinaumagahan, sina Tilyada at Gambir's mom, si Della, makikitang pinag-uusapan ang kanyang karamdaman. Mula sa kanilang pag-uusap, lumalabas na si Gambir ay may sakit na humahadlang sa kanyang pagiging ama. Maya-maya, habang nag-aalmusal, tumunog ang doorbell at nagmamadaling lumabas si Gambir para tingnan. Wala siyang mahanap, ngunit napansin niya ang pariralang Tolong Soya na nakasulat sa sahig na nangangahulugang pakiusap. Gulat na gulat, nilingon muli ni Gambir ang lugar, ngunit walang tao. Noong araw ding yon, habang pauwi si Gambir pagkatapos maglaro ng tennis kasama ang kanyang mga kaibigan, naalala niya ang isang pangyayari kay Tilyada. Ang eksena pagkatapos ay lumipat sa nakaraan, noong sina Tilyada at Gambir ay nasa isang relasyon, ngunit ikakasal pa rin. Nakapagtataka, buntis na siya. Nais itago ni Gambir ang bata, ngunit humiling si Tilyada ng pagpapalaglag. Ang eksenang ito ay nagpapahiwatig na si Gambir ay fertile bago ikasal. Sinusubukan niyang kumbinsihin ang kanyang kasintahan, laban sa marahas na hakbang, ngunit hindi ito nakikinig. Sa huli, atubiling dinala siya ni Gambir sa isang ospital, at ipinalaglag nila ang bata. Pagkatapos ng pamamaraan, ibinalot ng doktor ang bangkay ng bata sa isang polythene bag at ibibigay ito sa mag-asawa. Pag-uwi nila, may kakaibang kahilingan si Tilyada kay Gambir. Ipinaliwanag niya na bagamat nawala ang kanilang anak, nais niyang panatilihin ang mga alaala nito sa pamamagitan ng pag-iingat ng bangkay sa kanya. Gaya ng inaasahan, ito ay pumutok sa isip ni Gambir at siya mismo ay tumanggi sa masamang ideya. Ngunit kahit na pagkatapos ng maraming pagsisikap, hindi niya magawang kumbinsihin ang kanyang kakaibang kasintahan. Kaya, sa huli, pumayag siyang ipreserba ang bangkay at nagsimulang gumawa ng rebulto ng isang buntis. Kapag ito ay kumpleto, itinatago niya ang bangkay sa loob nito. Isang araw, may bisitang bumisita sa bahay ni Gambir at tiningnan ang rebulto ng buntis. Nakakagulat, nagustuhan niya ito at nagkomento na ito ay isang gawa ng sining. Agad itong isiniwalat ni Gambir kay Tilyada, at ang huli ay nagmumungkahi na gumawa siya ng higit pang mga estatwa ng mga buntis na kababaihan upang makaakit sila ng maraming mga customer. Sumang-ayon kaagad si Gambir, ngunit binigyan siya ni Tilyada ng isa pang utos. Ang lahat ng mga rebulto ay dapat may patay na fetus sa loob nito. Walang lohika sa likod nito, ngunit pananampalataya lamang, sabi niya. Muli, si Gambir ay sumunod at nagsimulang maghanda ng mga rebulto. Mula sa araw na yon, araw-araw na rin siyang bumibisita sa klinik at palihim na bumibili ng mga namatay na fetus. Sa kanyang swerte, ang mga estatwa ay nagsimulang makilala sa mga mamimili, at sa lalong madaling panahon ay mawala ng stock. Nang makita ang kanyang pag-unlad at upang mapalawak ang negosyo, ang ama ni Tilyada ay nagtayo ng isang malaking exhibition hall para sa Gambir at niregalo ito sa kanya. Nagsimula siyang magtrabaho bilang manager ng kumpanya at pinakasalan din si Tilyada kay Gambir. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan abala si Gambir sa paggawa ng ilang buntis na eskultura. Sa sandaling yon, ang isa sa kanyang mga tuol ay hindi sinasadyang masipa sa ilalim ng isang malaking wardrobe, at nahihirapan siyang kunin ito. Matapos ang kaunting pakikibaka, kahit papaano ay nagawa ni Gambir na islide ang wardrobe, ngunit sa kanyang pagtataka, may isang lihim na pinto sa likod nito. Sinubukan niyang sirain ang lock ng pinto, ngunit bago niya magawa, dumating doon si Tilyada at pinigilan siya. Sinabi niya sa kanya na kung masira niya ang pinto, ang lahat sa pagitan nila ay masisira at mawawala. Ito ay natakot kay Gambir at siya ay tumigil kaagad, at pagkaraan ng ilang sandali, si Tilyada ay naglagay ng isang malaking pagpipinta sa ibabaw ng pinto upang panatilihin itong nakatago. Kasunod nito, nagpatuloy na lang si Gambir sa kanyang trabaho na parang walang nangyari. Pagkatapos, ipinakita sa amin ang isang batang lalaki na nakahiga sa sahig at nakatali ang kanyang mga kamay at paa gamit ang isang lubid. Halatang masama ang pakikitungo sa kanya ng kanyang mga magulang. Inihayag din na siya ang parehong batang lalaki na sumulat ng pariralang Tolong Soya sa labas ng bahay ni Gambir na humihingi ng tulong. Nang sumunod na araw, habang kasama ni Gambir ang kanyang kaibigan, si Dandung, sa isang cave, nag-crack siya ng fortune cookie at nakakita ng note sa loob. Nakabasa lang ito ng look right. Agad na lumiko si Gambir sa kanan at napansin ang parehong pariralang Tolong Soya na nakasulat sa isang pader sa labas ng restaurant.
Gulat na gulat ay binati niya ang kaibigan at naglakad palabas. Maya-maya, naglalaro ng tennis si Gamber kasama ang kanyang mga kaibigan nang muli niyang makita ang isang note na nakalagay sa kanyang bag na may nakasulat na tolong soya. Inis, tinanong niya ang kanyang mga kaibigan kung sila ang nasa likod nito, ngunit walang nagsasalita sa kanila. Sa sandaling iyon, napansin niya ang parehong batang lalaki na nakatingin sa kanya mula sa pintuan. Sinubukan ni Gamber na tumingin ng malapitan, ngunit tumakbo lang palayo ang bata. Sa ibang lugar, ipinakita sa amin ang live na footage ng bahay ng maliit na bata, kung saan pinipilit siya ng kanyang ina na kumain ng hapunan at walang awang binubugbog kapag tumanggi siya sa anumang utos. Nakalulungkot, sa halip na iligtas ang kanyang anak, sinimulan din siyang sipain ng ama ng batang lalaki sa galit. Samantala, sa paghahanap ng mga sagot, dumating si Gamber sa parehong pader, sa labas ng restaurant, at nag-alis ng ilang poster mula rito. Sa ilalim ng mga ito, nakita niya ang pariralang nakasulat para sa tulong kasama ng pangalan ng isang gusali, Heroses. Agad na sinimula ni Gamber ang paghahanap sa gusali, at natagpuan ito pagkaraan ng ilang sandali. Mukhang isang club ito. Pagkatapos ay pumasok siya kay Heroses at lumapit sa receptionist. Nakapagtataka, hindi nasisiyahan ang huli na makita siya. At inutusan niya ang mga security guard na ihatid siya palayo. Ang mga miyembro lang pala ng Heroses ang maaaring pumasok sa gusali at tuklasin ito. Bagamat nabigo si Gamber na hindi niya ma-explore ang lugar, naninindigan siya na makakahanap siya ng ilang mga pahiwatig doon. Kaya, patuloy siyang nagkukubli. Isang araw, habang binabantayan ang gusali ng Heroses, napansin ni Gamber ang kanyang kaibigan, si Dandong, papasok sa club. Makalipas ang ilang oras, lumabas si Dandong, at agad siyang tinanong ni Gamber tungkol sa gusali. Gayunpaman, ang sketchy na kaibigan ay tumangging sumagot ng anuman. Parang may nangyayaring nakakatakot sa loob. Kaya naman, walang ibang pagpipilian, nagpa siya si Gamber na maging miyembro. Pagkatapos makipagkita sa manager at may rehistro ang kanyang sarili, si Gamber ay binibigyan ng personal na kwartong may TV. Ang TV ay may card na may listahan ng iba't ibang channel. Maingat na pinipili ni Gamber ang isa sa kanila at nakita niya ang isang matandang babae na tinatahi ang sariling kamay sa isang sombrero. Naguguluhan, mabilis niyang inilipat ang channel at napatigil nang mapansin niya ang parehong batang lalaki na nakita niya sa tennis court. Nakatitig sa kamera ang bata at pinarusahan ng masama ng kanyang ina. Saglit na pinagmamasdan ni Gamber ang nakakagambalang eksena, ngunit nang hindi na niya ito makayanan. Lumabas siya ng gusali. Sa labas, nakilala niya si Dandong, na nagpahayag na ang mga kamera, ay lihim na inilagay ng Heroses Club, at wala silang magagawa para iligtas ang mga biktima. Gayunpaman, labis na naapektuhan si Gamber sa paraan ng pagtrato sa kanya ng mga magulang ng batang lalaki. Kaya naman, nagpa siya siyang hanapin ang kanyang bahay, at iligtas siya. Sa mga sumunod na araw, nagsimulang bumisita si Gamber sa club ng regular, kung saan pinapanood niya ang parehong batang lalaki na pinaparusahan ng kanyang mga magulang. Sa bawat araw na lumilipas, siya ay nanghihina at ito ay nakakaapekto kay Gamber. Sinusubukan ng huli na maghanap ng mga pahiwatig sa lokasyon ng batang lalaki, ngunit hindi man lang lumapit. Isang araw, nagdaos si Gamber ng isa pang eksibisyon ng iskultura sa kanyang bulwagan, at nag-imbita ng maraming panauhin. Gaya ng dati, lahat ng kanyang mga likhang sining ay naibenta sa loob ng ilang minuto. Ngunit ang nakakagulat, may ilang bisitang makikita na pinag-uusapan ang parehong batang lalaki na regular na minamaltrato. Ipinapahiwatig nito na ang mga bisitang ito ay bahagi rin ng kilalang Heroses Club. Ang isa sa kanila ay nagsiwalat na napanood niya ang bata na nilunod ng kanyang sariling ina at ngayon. Napakaliit na ng pag-asa na mabuhay siya. Samantala, isa pang panauhin ang nag-uusap tungkol sa kung paano siya makuryente sa lalong madaling panahon. Si Gamber, na naririnig ang lahat ng ito mula sa isang sulok, ay nabalisa, at nagmamadaling lumabas ng exhibition hall. Ilang sandali pa, dumating siya sa Heroses Club building, at pumasok sa kanyang nakatalagang silid. Walang pag-aksaya ng oras, binuksan niya ang TV, at balisang lumipat ng channel para hanapin ang bata. Buti na lang at nahanap niya ito. Kakaibang kalmado ang bata. Tumitig siya sa kamera, at humingi ng paumanhin sa kanyang gagawin. Napakasama ng loob ni Gamber para sa kanya, ngunit kakaunti ang maitutulong nito. Samantala, ang maliit na bata, ay kumuha ng kutsilyo sa kusina, at tumungo sa kwarto ng kanyang magulang. Pagkatapos, sa isang nakakagulat na pagliko ng mga pangyayari, tinapos niya ang kanyang mga magulang sa isang gawa ng paghihiganti. Habang si Gamber ay nanonood sa takot, ang batang lalaki ay gumawa ng hindi maiisip. Matapos ang lahat ay tumahimik, isang naguguluhan na si Gamber ang bumagsak sa sahig, nagsisisi na wala siyang magawa para iligtas ang maliit na bata. Maya-maya, nag-ipon siya at muling tiningnan ang TV card. Sa kanyang sorpresa, nakita niya ang pangalan ng kanyang asawa doon at agad niyang inilipat ang channel para panoorin siya. Nakita ni Gamber si Tilyada at ang kanyang ina, si Della, ngunit ito ay isang pre-record na video sa halip na isang live na feed. Sa video, tinalakay ng dalawang babae ang kawalan ng kakayahan ni Gamber na magkaanak at kung paano ito magiging problema sa hinaharap. Hinikayat pa ni Della si Tilyada na makipagtalik sa ibang lalaki para magkaroon siya ng supling.
Sa partikular, gusto niyang makipagkita siya sa malalapit na kaibigan ni Gambir. Nakapagtataka, sa halip na tumanggi si Talida sa kanyang kakaibang kahilingan. Si Talida ay sumunod at nakitulog kay Dandong. Nang maglaon, pinanood din ni Gambir ang video ni Tiliada at ng kanyang ama na nakipagsabwatan laban sa kanya upang kumuha ng malaking bahagi ng kita mula sa kanyang negosyo. Sa wakas ay ipinahayag nito na hindi siya minahal ni Tiliada. Sa katunayan, palagi niyang hinahangad ang kanyang kayamanan at katanyagan. Sumama din ang kanyang ama dahil gusto nitong yumaman. Samantala, matapos malaman ang lahat, nagalit talaga si Gambir at nagpa siyang maghiganti. Siya ay may isang plano sa isip na ang lahat ng mga salarin ay magsisisi sa kanilang mga aksyon. Di nagtagal, lumabas si Gambir sa gusali at tinawag ang lahat ng kanyang mga kamag-anak upang ipagdiwang ang nalalapit na bisperas ng Pasko. Pagkatapos nito, nakilala niya ang isang makulimlim na mukhang lalaki at bumili ng isang ilegal na baril mula sa kanya. Si Gambir, na mayaman at sikat, ay handang ipagsapalaran ang lahat para lamang sa paghihiganti. Lumipat ang eksena sa bisperas ng Pasko, kung saan tinatanggap ni Gambir ang ilang bisita sa kanyang tahanan. Napakahusay niyang pinalamusan ang lugar na may malaking Christmas tree sa sulok. Higit pa rito, para mas maging totoo ang okasyon, naghanda rin siya ng isang kakaibang hapunan ng mag-isa. Pagkadating ng lahat, pumunta si Gambir sa kusina para kumuha ng alak para sa kanila. Ngunit bago siya bumalik, nilagyan niya sila ng lason na tinatawag na devilish pit. Sa sandaling inumin ng mga bisita ang alak, sila ay paralisado sa loob ng 0 minuto. Nakikita, naririnig at naamoy nila ang lahat, ngunit hindi makagalaw o makapagsalita. Sa pamamagitan nito, sa wakas ay ipinakita ni Gambir ang kanyang tunay na kulay at kumuha ng kutsilyo. Pagkatapos ay isa-isa niya ang bawat kamag-anak at ipinaliwanag kung ano ang kanilang mali. Habang ang lahat ay mukhang takot na takot, nilapitan ni Gambir ang isa sa mga bisita at tinako siya. Sa ganitong paraan, siya ay nagalit at pagkatapos ay pinapatay ang lahat ng mga bisita isa-isa. Sa oras na ito, ang buong hapagkainan ay naging madugong gulo. Sa wakas, ang kanyang minamahal na asawa, si Tiliada na lang ang natitira. Nagpa siya si Gambir na magmadali sa kanya, at inilabas ang baril. Ngunit si Tiliada, na ngayon ay nagsimula ng magsalita ng kaunti, ay nagsabi kay Gambir na kung papatayin niya siya. Hindi niya malalaman ang sikreto sa likod ng nakatagong pinto. Nang marinig ito, pinag-iisipan ni Gambir kung dapat ba niyang hilahin ang gatilyo, ngunit sa sandaling iyon, nagsimula siyang mag-flashback sa lahat ng lalaking naibigan niya. Nagalit ito kay Gambir at agad niyang binaril si Tiliada. Kasunod ng massacre, sumugod siya sa nakatagong pinto, at inalis ang painting na nakatakip dito. Pagkatapos ay sinira niya ang pinto, gamit ang isang palakol at pumasok. Nakapagtataka, nakakita siya ng isang kakaibang silid na lumalabas na ang parehong silid kung saan ang maliit na batang lalaki mula kanina ay nakulong. Dito, sa wakas ay nahayag na ang lahat. Ang lahat ng nangyari sa pelikula ay isang visual na representasyon lamang sa loob ng isip ni Gambir. Ang batang lalaki, na palaging pinarusahan, ay isang representasyon ng Gambir noong siya ay maliit. Katulad ng bata, pinatay din niya ang kanyang mga magulang sa malamig na dugo habang sila ay natutulog. Ang pinagkaiba lang ay bago pa niya magawa ang hindi maisip, may ilang pulis na pumasok sa pinto at iniligtas siya. Lumipat ang eksena sa kasalukuyan, kung saan nasa loob ng mental hospital si Gambir, na nagising mula sa kanyang bangungot. Karaniwan siyang lumilikha ng mga pangitain sa kanyang isipan, na ang ilan ay napakamakatotohanan. Nakakatulong ito sa kanya na makalimutan ang kanyang malagim na nakaraan. Ang inspirasyon para sa iskultura ay nagmula sa isang mamamahayag na nagngangalang Ranti, na nagbigay sa kanya ng mga magasin at mga libro upang pasiglahin ang kanyang pagkamalikhain. Hinangaan ni Gambir si Ranti at ginawa siyang asawa, Tiliada sa imahinasyon. Kanyang mga kaibigan, kabilang si Dandong, ay ipinahayag na mga empleyado ng ospital na nag-aalaga ng mga pasyente ng pag-iisip tulad ni Gambir. Sa huling eksena, inilarawan ni Gambir ang kanyang sarili bilang isang katolikong pari na tumutulong sa isang lalaki na may kaparehong kababalaghan sa kanya. Pinayuhan niya ang lalaki na huwag pumasok sa kanyang pinagbabawal na pinto na tinutukoy niya bilang kanyang filosopikal na pintuan ng kaguluhan. Nagtapos ang pelikula sa pagtawag ng reporter na si Ranti sa kanyang kaibigan at lumakad palayo sa ospital nang mabunyag na ang lugar kung saan nakalagak si Gambir ay walang iba kundi ang Herosize Building.